Hello guys! Nandito tayo ngayon sa Biblical Place of Nazareth, the town of Jesus, Mary, and Joseph. Ayan, oh, ang dami naming nadaan ng pigeons. Ang dami. Today's video, bibisitahin natin ang mahalagang lugar na nasa Biblia nung panahon ni Jesus. Ganda ng view dito sa Mount Precipice. Joy guys, samahan niyo akong mag-explore dito sa Nazareth, the town of Jesus. Ito yung tinatawag nilang shofar. Ito yung tinatawag nilang Mount Precipice, kung saan yung lugar na nireject si Jesus ng kanyang taong bayan, na galit sila nang sinabi ni Jesus na siya ang Messiah, at trinay nilang ihulog dito sa bundok na ito. We are on our way to Basilica of Nazareth, o tinatawag din itong Church of the Annunciation. Makikita natin doon yung remnant ng bahay ni Mama Mary. At ayan nga guys, nandito na tayo. Papasukin natin yung loob ng church. Tara, pasok tayo.
Ito yung parang pinaka-underground ng church. Ito yung mga remnant ng dating bahay ni Mama Mary. Ayan o. Mga artifacts na nahukay nila dito sa mismong lugar na ito. Ang ganda. Preserve talaga nila. Nakakamangha talaga at sobrang nakaka-bless na nabibisita ko ang mga lugar na ito. Ganda o. Oh. Next destinations namin ay sa Marysville Church, kung saan nagpakita ang anghel na si Gabriel na nag-announce o nagsabi na si Mama Mary ay manganganak ng isang Mesaya na ang pangalan ay Jesus. Nakakatuwa o, oh, ang daming pigeons. At ito na ngayon guys, nakarating na kami dito sa Marysville Church. Hindi nga lang natin mapasok sa loob kasi eksaktong may mass, kaya bawal. Bawal mag-ingay sa loob, kaya dito lang kami sa labas. Ito naman yung pinakaharapan ng church, Mary's Well. We are on our way na guys sa Cana Wedding Church. Ayan, lakad na naman kami. Dito guys, kailangan masipag kang maglakad kung gusto mong mabisita ang lahat ng mga magagandang places, lalo na yung mga places. Pero sulit din naman ang pagod. Tsaka in my own experience, hindi ko talaga mararamdaman yung pagod pag namamasyal ako, lalo na pagka yung mga biblical places ang pinapasyal. Nakakatuwa kasi at saka nandun yung excitement na mabisita ang lugar. Ayan na. Welcome to Cana Wedding Church. Dito nagsimula yung first public miracle ni Jesus, yung tubig na ginawa niyang wine. At dito rin pinagaling ni Jesus yung anak ng isang opisyal. Ayan, papunta tayo ngayon sa lower level ng church kung saan naka-display yung mga artifacts na nahukay nila dito sa mismong lugar na ito. Mga jars na ginamit nila ng unang panahon, nung panahon ni Jesus. Ayan o. At ito pa. Marami pa sa loob guys, kaya tara baba tayo. Ito yung actual excavations nila sa underground ng church. Nilagyan nila ng harang
dahil gusto nilang ma-preserve ang place. Yan. At dito naman na guys yung pinaka exterior ng church. Yan. Ang ganda ng pagkagawa nila sa church na ito. Oh. Yan naman yung pare na namamahala dito sa Cana Wedding Church. Thank you for watching guys. Ngayon ay papunta na kami sa souvenir shop. Tara, tingnan natin sa loob ng shop. Ang dami dun, mga pang-gift, pasalubong, souvenirs. Daming mga magagandang items. Kaya, tara. Dali kayo dito! Ah, may CR, oh! So, ito na ngayon, guys. Tara, pasok tayo sa loob. Pasok kayo. Sabay-sabay na tayong pumunta doon sa simbahan. You like to test wine with alcohol or non-alcohol? May pre-taste sila ng wine. Yeah. Ito yung tinatawag nilang menorah na may 7 candles. Maganda rin pampasalubong yan. Dami oh. Madami kang pagpipilian. My friend, alcohol na no, I can give you today. But this is the best quality. Yes, which one you like? Alcohol or non-alcohol? Oh, yeah, I can't believe it. This good one. This one, you set up, set up. Anong klase? Kung gusto niyo bumili ng wine, yeah. Isyente lang to. This one, that one, wine. Isyente lang to na wine. Is
150 shekels, we make for you discount 120 shekels. And also we have a small bottle like this, the same one, 80 shekels. At ito ang pinakagusto ko. Yung tinatawag nilang shofar. Yan. Kaya lang ang mahal. Pero bibili ako nito balang araw.